Rin tayo itong Vision. Vision 40 ata ito. So problema niya na 'yo. Yeah, may backlight siya. Pero walang display. Ito yung kanyang model. Vision 40. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Ganito yung kanyang main board. Yan, iwalay yung power supply. So ito yung power supply natin, kasama na yung backlight driver niya doon. Tapos ito naman yung ating main board. So iwalay yung kanyang main board. Tapos yung gamit na panel dito ay ganitong klase. Yan, ganyang klase yung panel na gamit niya. Inalux na 40. Okay, so parang wala naman siyang mga kalawang ano, wala namang umido para hindi tumuloy yung display nito. Try natin ngayon, pagpaganain natin yung unit. Okay, so ito na, nag-on na siya. So check natin dito yung fuse natin. Titingnan natin kung may 12 volts tayo sa fuse. Okay, mayroon siyang supply. So check natin yung kanyang DC to DC. Ito, walang supply. Yun, wala, 0-0. Tapos, ito yung BGH niya, BGHP. Wala ding supply yung BGHP natin. Tapos yung ating 3.3. Check natin yung 3.3 natin. So, mayroon tayong 3.3. Yun ah. So, ibig sabihin, may supply tayong 3.3. Kaya lang, ayaw siya mag DC to DC. So, mayroon naman tayong input dito na 12 volts. Yan, may 12 tayo. So, gagawin natin dyan, hahang muna natin yung kaputol nito kasi ito ay putol yung kanyang tapboard. Bali, hang natin yung isang kaputol dito. Yan, tatanggalin muna natin yung kaputol niya. Baka yung problema ay itong side, titingnan natin. Or, talagang dito yung problema sa isang side niya. Or, may mga SMD na sira. So, mamaya, check natin yan. Tanggal muna natin yung kaputol, testing natin ulit. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, testing natin. Ayan. May power na siya. Try natin i-power on. Yun, nag-on na siya. Tapos, try natin sukatan si BGH. So, negative, ano? Wala tayong masukat na BGH dito. So, walang DC to DC. Okay? Ibig sabihin, may problema talaga yung unit natin. Kaya hindi siya nag-DC-DC kahit nakahang yung kaputol nito. So, susunod nating step na gagawin dyan ay che-check natin yung mga SMD cap kung may shorted. Okay? So, binunot na natin. Naka-buzzer na tayo. Ayan. So, binunot na natin. Wala na tayong backlight. So, check natin yung mga SMD cap dito. Titingnan natin kung may mga short na SMD. At pag walang short to, maaring may problema yung F. May short tayong na-detect dito sa circuit na ito. Yun, oh. Ang value nito ay nasa 11. Yun, 11.2. So, hanapin pa natin yung ibang kapares. Yun, 11.3. 11.3. 11.2. So may mga kapares yan. May mga kasama yan ng short na yan. So ito naman yung ating 12 kanina. So good yung 12 natin. Ito yung ating BGH. Tingnan natin yung circuit ng BGH natin. Okay, okay. Okay, so check natin dito yung sa kanyang 17 or yung 15 niya. Okay. Okay rin dito, ano?
So check natin ito. Okay rin. Okay. Okay. So saan ang short nito? Yun. Itong circuit na to ang short. Yun o. So ito yung short na circuit. So dito sa dulo niyan, mayroon din tayo makukuha na short niyan dito. Kasi yan yung karugtong niya. Yan. So mayroon din tayo nakuha. Okay. So maaari yung short na to ay yun yung 15 niya. Yan no? Baka yun yung 15 volts natin. Yan. So mayroon din dito isa. So pagdating dito sa kabila, yan, maaaring wala tayo masukat dito kasi nga nahang yung ribbon yan. Wala rin. Okay, so negative tayo dito sa board na ito. So ang problema natin dito sa pinaka main na top board natin. So hindi pa natin alam kung saang circuit yung may damage, kung saang side banda. Kasi nga maraming contact yan, maraming connection yung short na yon. So mayroon yan dito, mayroon dito, mayroon din dito, mayroon din dito at dito. Okay? So medyo marami-rami i-check natin na SMD. Okay, so gagawin natin ay gagamitin ulit natin si short killer natin. So yung circuit na yon ay ang ano ko ron, nasa 15 volts yata ang supply nun. Kasi dito kasi wala tayo makuha dito na test point. Yan. Wala siyang test point kung ano yung supply na yan. Hindi ko makapa kung anong supply siya. Pero yung 3.3 kasi natin ay good. So ibig sabihin pwedeng 15 ito, pwedeng 7 ito or 8 volts. So yan yung pag pipilian natin na supply, yun yung may problema sa kanya. Kung hindi 15, 8 or 7 or 6, so mga ganon circuito yung nakalagay dyan. Dito, ganon din. So ito yung short na yun. So yung 3.3 natin ay okay naman, so hindi yun yung short natin na circuit. So gagawin natin ay set muna tayo sa pinakamababa, 3.2. Tapos testing natin yung kanyang top board. Bago yan ay hang muna natin si LBDS. Ihang natin si LBDS na papasok sa main board. Yan. So nakahang na yan. Yan. Hang muna natin yan. Tapos titrace natin yung problema sa ating top board. Okay. So gagawin natin dyan ay yung short kasi ay itong circuit na ito. Ayan. So itong taas niya ay ground. Ito yung circuit na short or nagbabuzzer. So hahanapin natin yan kung saan banda siya pumasok. Okay. Ayan. So try natin kung mapapausok natin yan. Titingnan natin kung mapapausok natin. Mababa lang yung short niya. So, nasa 12 lang mahigit. Okay, so titingnan natin kung saan umiinit. Okay. So may napansin tayo dito. Ayan, napansin nyo yung isang kapasitor dyan, parang tumabingi na siya, no? So, lagyan natin ng basa yan, basain natin. Okay, so nilagyan natin ng soldering paste. Titingnan natin kung, yan, no? Titingnan natin kung magbabago ang kulay niya pag tinusok natin yung. So, hindi siya nagbago, ano? Hindi yan yung sira. Siya umiinit. Okay. So, nawala na rin pala yung short niya. Yun, no?
nawala na yung short, yun, may resistance na tayong nakukuha na 213 ohms. Pero ito yung napansin ko kanina na parang nag-iba. Ayan o, napansin nyo ba? Medyo tumabingi yung kapasitor natin. At ang resistance dito ay nasa 180. Yun, 180 siya. So, try natin bunutin tong tumabingi na ito. Ayan, tumabingi kasi siya. Ayan, hindi siya pantay. Okay, try natin bunutin yan. Titingnan natin kung magbago yung circuit natin. Okay, so nabunot na natin yung tumabingi na kapasitor. Ngayon, susukatin ngayon natin yung circuit natin. Kanina ay nasa 180. So, ngayon ay open siya. OL na siya. Oh. So, check natin dito yung circuit natin dito kanina na sinushort natin. Ay, open na rin siya. Yun, no? Yan, open na rin siya. OL na rin siya. At hindi na siya nagbabuzzer. So, positive na tayo doon sa isang kapasitor na yon, kaya lang hindi siya masyadong napapausok natin. Yun. Sana. Ito. Ito yan. Ayan, dumidikit pa. Ayan. So, linisin natin tapos try natin sukatan. Okay. So, ito na. Ito na siya. Ito na siya, yung kapasitor na ito. Ayan. At mayroon siyang reading na 130 ohms. Yan, 130 ohms. Yan yung reading ng kapasitor na ito. Okay, susukatin lang natin yung pamalit natin ito. Yan, susukatin natin to kung ilang UF. Yan. 10 UF. Okay. So, balik, kapit muna natin to. Kapit natin to tapos testing natin. So, ito yung sira kanina. Ayan, ito yung shorted. Okay? Okay, so yan na. Napalitan na natin siya. Ayan. So, try ngayon natin. I-testing ngayon natin. Titingnan natin kung magkakaroon na to ng DC to DC. Okay, so ito na. Testing na natin siya. So, mayroon na tayong backlight. Yun, ha? May ilaw na siya. Ha? Okay. Check na yun natin kung mayroon tayong makuhang BGH dito. BGH natin ay nasa 27. Yun, pasok. So, itong pin na to. Pagkakaroon natin. So, ito yung kanina yung tinutusok natin na short. To. Ay, may supply tayo dyan na 17.7. So, tama nga ako na ang supply nito ay 15 or matataas na supply. So, akala natin kanina ay 6, 7, 8, 2, 15. So, 17 pa lang supply nito. Yan. Okay. So, maaring okay na yung ating unit. Tapos, ito yung ating 3.3. So, nagkaroon na siya ng DC to DC. So, maaring may display na ito. Yun. So, yun lang ang naging problema niya, yung isang kapasitor na ito. Tabi muna natin yan. Okay, silipin natin. Tingnan natin kung may display na ito. So, mayroon na siya. Nakalagay ay weak or no signal. Okay, gumana siya. So, yun lang yung problema niya, no? Short lang yung isang SIMD natin dito. So, sasarado ko lang siya, tapos final test tayo mamaya. Okay, so ito na. Nakasarado na yung unit natin. Final test na natin. Power on ko lang. At yan, lumabas na si Avision. So, lumabas na siya. At ang naging problema lang natin ay itong isang SMD cup na yan. Yan. So, yan lang yung naging sira niya. Kaya, nag-shutdown yung ating DC to DC. Yan. So, okay pa naman yung display nito. Yan, no? Ayos pa yung display niya. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa susunod ulit natin na video. So, yun lang.